umaga ng hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay kapuso, pairan po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng nanonood sa atin sa Facebook at YouTube at nakikinig sa Dizzy WB, welcome to the program. Masaya po ako dahil kaibigan ng ating bisita ngayong hapon. Naitay kapuso, please welcome the one and the only, Randy Santiago. Tito Boy! Tito Boy kaagad. Maraming salamat. Thank at ikay nakadalaw sa amin dito. Thank you. Maraming salamat. Aray ko po. Kumusta? Mabuti po. Ito pag-usapan natin, shades. Kwento niyan. So, di ba, alam naman natin, nabutan natin ng sikada ba? Noong 1983. Oo naman. Noong 1983, pinag-iisipan namin kung anong gagawin namin look para sa sikada. Kasama ko si Babic and the rest of the guys, di ba? Yung mga babae, mga... Pagkatapos, ano yung gagawin kong look? Una, nilagyan ko namin ng patch, parang ganon. Naka-patch yun, pero nakikita yung kanang mata ko. Mm-hmm. Pero ang naging problema, Boy Boy, hindi ko dahil nakatakip yung mata ko, hindi ko nakikita yung microphone sa gabi. So sabi ko, mahihirapan kung tatakpan ko yung mata ko. So yun, sabi ko magsishades na lang ako. That started it, 1983. Pero ayan, sikado man. Yan. I know. At may mga forma, ang mga post. Pero tanong ko lamang, sabi ko, conscious kaya si Randy na he was creating his own brand identity na yung... ini-expect mo na itatago noong naisip niyo sa sikada na I'm gonna wear shades. Eh, yun ang nagpasika sa'yo ng todo. And this is not to demean and diminish your talent as a singer. Doon ka kasi naalala. Opo. Oh, were you surprised? Hindi naman eh. Ako, cover up na lang iniisip ko paano ko tatakpan. Pero nung pumutok, nung talagang kinagat ng husto ng sambayanan, ika nga. Eh, pasasalamat natin yun, di ba, sa kanila na tumatangkilik. Of course, we were performing sa mga small lounges naman, di ba? Nandun tayo sa Tavern on the Square. So, medyo maliit yung lugar naman. So, ang mga bata ngayon, di ba? Tavern on the Square. Tavern on the Square. More kasi, di ba, interaction with the people also, okay. Yung mga crowd yun. Yun yung huli naman natin. Eh. So, medyo fierce at saka yung medyo mayabang yung dating, di ba? Naka-shades ka. Pero yun yet, pag kinausap naman tayo doon, di ba, masayahin tayo. Hindi, saka sobrang bait mo talaga. Ilan ang shades mo? May bilang? Marami. Hindi mo binibilang? Hindi ko na binibilang. Asang dami. Eh kasi siguro mga... Kasi pwede kang magkaroon ng museo. 100, of course. Oh. Dati, for a while, di ba, nasa Ratsky, nilalagay natin right. Sa Ratsky yun. Mm-mm. So aside from that, marami kasi nabibigay sa akin, aside from mga sponsors natin, Tito Boy, pati ka, marami kang shades. Oh. At saka mga salamin. Let's talk about fame, kasi sumikat ka talaga ng husto. Hey, thank you po. Oh, as in sikat. How was it? How was the view from there? Kumusta ang buhay ng napakasikat? Malaking bagay po na nasa pamilya kami ng mga entertainers. My father, Pablo Santiago. My mom, Shelito Legaspi. So in the family, of course. Who was a movie star. Your dad was a director. Yes, okay. Pagkatapos si Ruel pa nandun. So the whole family... Napapalibutan kami ng mga artista, FPJ, ERAP, okay. Etcetera. So, ako po nagsiserve sa kanila yung mga ganon. So, ang kahalubilo ko po mga tauhan po namin. So, I was assisting my father, assistant director okay. Po ako, production manager, at kung ano-ano. Driver ni Ruel, sabi mo nga. So, hindi ko si Raymart, wala pa nung... Hindi pa? Hindi pa, pero ang nag-convince ka talaga kay Ray Martit, si Ninong Rani rin eh, na mag-artista. The great Fernando Poe Jr. po. Yes. Uh-oh. Pero yun. So hindi ko iniisip na hindi pumasok sa ulo ko talaga, Tito Boy. How were you handling the girls? Hmm? Di ba at your peak, Randy? Wala, naging mabait ako, Tito Boy. Mabait ka? Hmm. Talaga, kahit po paano, di ba, pinagmamalaki ko. Kahit po, di ba, sabi ko, naging mabait ako. Naniniwala para na. Parang ang tahitahimik. Parang tumahimik kayo, hindi kayo naniniwala. Hindi, naaalala ko yung mga panahon na hindi ka pwedeng pakawalan sa mga shows dahil dinudumog ka talaga. Tito Boy, kung gusto ko naman abusuhin, pwede ko naman gawin, di ba? So, pero hindi mo ginawa.
Only because, siyempre, during that time, 88, nandun na si Marilu. Nandun na. Marilu was there already. Uh-oh. So medyo... Alam naming lahat yun. Yes. So... Pero sa showbiz, ang naging girlfriend mo, I mean, you've been very open about this, was si Pipay, no? Si Pops. Batang basa. ilang taong kayo nun? Tinatawa na lang namin yun, Tito Boy. Siguro mga 18 years old siya. Okay. So, pagkatapos, syempre, kinulit ko lang. Ay, chu-chu-chu-chu, mga gano'n. Kaya, di ba pag ginikwento niya, sa telepono lang kaming nag-boyfriend. Oh. Sabi ko nga, ni hindi ko nahawakan yung kamay mo. Girlfriend daw sa telepono, si Pops Fernandez. Pero kayo ni Maria, Maricel Soriano. Oh, yes. You were together. Yes. How long was this? Mga siguro a year or less than a year siguro. Okay. Taray-taray days. Oo, tama. Mm-mm. Yung pelikulang yun. Napakabait, napakabait. Today, yeah. You're still friends. Yan ang of maganda. Of course, yes. Diba? So, ikaw din ang date sa prom ni Chris. Naalala ko yun. Yes po. How was that experience? Masaya. Pero syempre, nakaka-praning, di ba? Syempre. Dahil? Ang nanay niya, presidente ng Pilipinas, di ba? Ma'am Cory. Pagkatapos, sinundo ko siya sa Sinundo ko siya sa Malacañang mismo. Ay, doon sa Arlegui. Arlegui ba yun sa Arlegui? Oh. So, sinundo ko siya doon. It was her third year. Yung parang prom. Diba? Parang ganun, oo. Yung prom. Junior prom. Okay. Ayun, so. Oh, pero hindi ko naman ang ligaw? Hindi na po. Bakit may pag-aalinlangan? Mahihain po ako eh. Shy. Shy talaga ako. Hindi totoo naman. Babaero. The song. Yes, Tito Boy! Bago natin pag-usapan ng hindi magbabago. Okay. Babaero, paano? Paano mo nagawa yung kantang yun? After, di ba, I was given the chance to say hindi magbabago. Never mo naman iniisip eh. When you're doing the song, hindi mo naman alam na mag-hit eh. You wrote it? I did. You wrote the song? Siguro iniisip ko na. Ang sinasabi naman na hindi naman totoo eh. Bababaero, di naman totoo. So, maraming mga pagbibintang sa atin, I'm very sure. Makaka-relate yung mga nanonood sa atin na lagi silang pinagbibintangan ng babaero na hindi na naman totoo. Defensive. Pa, oh. Lalo, sila rin eh. Nakangiti silang lahat. Tuntua. Bababaero. May kakampi kayo dito. Bababaero pero hindi naman totoo. Hindi na naman totoo. Ang musika noon, ikaw din? Yes. Galing mo? Lahat naman ng songs ko. Lahat ng mga letra at saka musika. Opo. Pagkatapos, pinare-arrange po natin kay Homer Flores ang nag-arrange. Dakilang Homer Flores. Tingnan nga, do a couple of lines nga. Ready na kayo? Go! Ang babaero yung sa letra, studio. Yung letra, sinasabi na hindi naman totoo na babaero ako. Pero dumikit yung title na babaero. Iyan ang ginamit. Iyan ang ginamit na title. Pero ganda ng letra, no? Oo. Tapos na-inspire po ako. Kaya most of my songs sa mga albums, ako na po ang gumawa. Ano to? Parang mga kwento mo. Hindi. Hindi. Alam mo? Umakala ko, nakikita ko, namimitas lang ako. Tito. Namimitas ka lang ng iba't ibang kwento. Okay. Pero that's what made Taylor Swift. Ano ba kayo? Di ba? I mean, she literally just tells her story. Correct, yes. Pero doon sa mga kanta mo, bahagi lamang ng mga kwento mo ay naranasan mo ang iba ang ganda ng salitang yon. Pinipitas mo Papa. Sa mga karanasan ng mga kaibigan. Hindi sinama yung sarili. Meron ka rin. Meron ka rin. Ganda. Let's do Fast Talk. Wow! We have 2 minutes to do this and our time begins now. Randy Santiago, Babaero Barbero? Babaero! Eye to eye, lips to lips. Lips to lips. Long hair, short hair? Short hair. Lunch date, dinner date? Lunch date to golf. Dinner date. Oh. Golf, gold? Golf. Actor, director? Pareho. Singing, hosting. Pareho rin. Paboritong ka-jamming. Mga golf mates. Paboritong ka-bonding. Mga anak ko. Paboritong ka-duet. Yung mga guests ko ngayon, sila, basta sila. Among your songs, your most favorite? Hindi magbabago. The most personal? Marami akong ginawang ganun. The most difficult to sing? Lahat naman pinapadali ko para makanta ko maigi. Oo, hindi. May naging girlfriend na fan. Ah, wala pa. Oo, hindi. Nag-perform na lasing. I never. Oo, hindi. Mas pogi kay Raymart. Hindi totoo yun. Oo, hindi. Ang laki na katawan ni Raymart. Mas mayaman kay Ruel. Ay, hindi totoo yun. Kanta ng buhay mo. Anong title, Randy? Hindi magbabago. Loyal husband or loving husband?
Pareho. Best father or best performer? Best father. Your greatest achievement, Randy? Yung mga anak ko na napapalaki ko na maayos. Your proudest moment? Yun lang siguro. So, maging graduate sila and everything. Dasal so, para sa pamilya? Na wag silang magka... Alam mo naman ang mga nangyari sa akin, pero of course, dasal natin na hindi kami magkasakit. Dasal para sa mundo? Na wag na mag-away-away. Dumadami na masyado. Lights on or lights off? Lights on. Wala na ako nakita. Happiness or chocolates? Happiness chocolate? Or chocolates? Happiness with chocolates. Best time for happiness with chocolates? Madaling araw, maybe. Complete this. Hindi totoong... Babaero ako. Randy, ito, pag-usapan na natin ang hindi magbabago. Pero sa buhay mo, ano ang hindi nagbago? Ano ang nagbago? At ano ang hindi magbabago? Kumusta ka bilang ama? Kumusta ka bilang asawa? Ang mga kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama pa rin po natin ang ating kaibigang Randy Santiago. Let's talk about hindi magbabago. Okay. Ano na bago ang buong buhay mo nang hindi magbabago? Sumula sa 280 pesos, noong pumutok ang hindi magbabago, naging magkano? Hindi nga. Kahit pa paano, naging komportable. Just a range. Just a range. During that time, Rans. Malaki-laki na. Alam mo naman, Tito Boy, ang kalakaran. Manager ka. Ikaw, palagay mo, Tito Boy, magkano mo ako... Siguro... Kung ibibenta mo ako during that time, 1987. 87, 86. Papalo ka anywhere between 50 to 100. Ganon. Meron? Mga ganon. Hanggang tumaas yan ng tumaas eh. Only because, Tito Boy, meron akong lunch date pa eh. Tama. Meron akong... Dito sa GMA7 yes, po. Yes. Meron po tayong shades. So we had a lot of your shows. So. At ang demand noon ng mga provincial shows, ang demand noon ng mga special appearances, napaka-strong. Oo, kukunti lang po kami noon. Diba? Kami-kami lang yung mga kumakanta sa buong Pilipinas. So medyo maganda ang kita. Takot ka ba, Kim Marilu? Hindi naman, di ba? Pero binibiro ka noon. Nalala mo, binibiro ka. Image ko para bumait ang itsura ko. Correct, oo. Pero hindi lamang dahil sa mga anak. Kasi na I saw part of your journey. Paano niya hinawakan yung superstardom mo eh? Hindi madali yun, ha, Rans? Hindi madali yun for your wife, for a lady to be with you. Hindi madali magkaroon ng relasyon sa isang superstar. Malaking bagay siguro po na hindi siya artista. Na kaya most of the time, hindi siya nakikita eh. So, until now, hindi naman siya nagpapakita. Although, pag nagkakamali, do you guys do conversations? Do you apologize? Paano kayo mag-away? Hindi naman may iwasan, Rans. Maaway, Tito Boy. Maaway? Most of the time, umaalis ako ng bahay para hindi kami mag-away. So, yun yung kaya nga back to barracks eh. Most of the time, mas mabuti pang umihiwalay ako. I stay with the family. Okay. I'm hearing this for the first time. Okay. Balik ako kay, kaya natatawa si Papa Pablo at saka si Mama Chiling. Back to barracks ang tawag nila. Pero nagpapalamig ka lang? Nagpapalamig lang. Yung mga ganun. And then what would happen? You would go back home? Would go back. And then do the conversation? Yeah, mga ganun. Pero siyempre, mga ganun, di ba? You know, ang sarap lang kasi yung matatagal na relasyon, like you've been together since 1988. Yes. Di ba? You didn't give up on each other. Yes po. Oo. The highs and the lows, sinuong. Eh kasi kung sa dami ng huli ko, Tito Boy, kung gusto niya akong iwanan, di ginawa na niya yun. Nahuli ka talaga ni Marilu? Mga suspecha lang. Para ako nasa presinto. Ikaw kasi ang nagdadaming nahuli. Hindi, yung mga ganon, marami naman, di ba? Mga relasyon ng bawat isa, di ba? Okay. May mga ganon, di ba? Marami mga sinasabi, nahuli ka, etc., etc. At saka ang appeal mo nandiyan pa rin talaga. No? Lapitin ka talaga eh. Eh, yun nga ang problema eh. No, pero hindi, okay. Napagbibintangan. Wala naman, Tito Boy. Hindi na nga ako nangangagat. Okay. Wala na. Pero bilang ama, kumusta ka? I would say maganda yung performance ko as a father.
Why do you say that? Eh, kasi siyempre mararamdaman mo naman sa binabalik ng mga anak mo eh. So yung yakap ng mga anak mo, how you, they treat you. Most of the time, Tito Boy, silang staff ko. So, if you're talking of course, alam naman nila na nawalan ako ng anak, di ba? That's Ryan, di ba? Yeah. So, he's been away for like 7 years already. Right. Sila yung mga nagiging PA ko eh. So, production assistant, yan si Rafael, siya yung nag-aasikaso. So, pag nagtutur kami, sila yung staff ko, sila yung nagpapatugtog sa akin. Yun yung bonding namin. How much do you miss Ryan? Very much. Sobra, no? Tito Boy, iniiyak mo na lang yun. Yung urn niya, nandun pa rin sa bahay, hindi naman na ipinapasok yun eh. So, I think it will stay there hanggat pwede. Di ba? Napakagwapo. I know. And every time you have a chance to talk to your son, Ryan, ano yung parating sinasabi mo sa kanya? Samahan mo kami, ako. Yung mga ganun. Kasi meron siyang picture na katabi namin eh. So, lagi nang ganun. Pag yung meron mga moments na medyo malulungkot ka lang. Lalo na pag binabalikan mo yung pictures. Tito Boy, di ba? Hindi ba yung mga sa telepono mo? Mababalik at babalik sa mga pag naghahanap ka ng ibang picture, makikita mo yung anak mo. Di ba? Tapos, hindi lang pictures ha. Yung mga videos. Right. Bigla malulungkot ka na lang. Lalo na nung may sakit siya, yung mga ganun, makikita mo yung video. Iyak ka na lang. Ganun. I lost Nana in 2019. Sabi ko nga sa mga kaibigan, the grief never goes away. Yes. Hindi talaga. Seven years na yan, Tito Boy. Ha? Pero andun pa rin yung kirot. Masakit. Sobra. How excited are you about your concert? Of course, I'm very excited. It is called what? Icon. Diba? Diba? Supportahan po natin. Yes. Is that singular? Icon. Icon. EYE, of course. Pero Tito Boy, hindi because... Icon na EYECON. Ayan. There, that's Icon. That's April 12, 24. Save the date, the plenary hall of the PICC. Tito Boy, isipin mo naman, I'm turning 64 already. So I don't think I'll be doing this much longer, ika nga, di ba? Yung galaw na ganun, hindi ko naman iniisip na umabot ako ng 70, tsaka ko palang gagawin yung mga ganito. Will you ever retire? I don't think so. Hanggat na kahit paano, hanggat makakanta tayo, hanggat nandun, na, hanggat dun, andun sila na tumatangkilid sa atin, di ba? I think we'll stay. Aside from singing, ano mo naman, nagdedirect din ako. So, nandyan tayo at ginagawa natin. Katulad ng kanta, Tito Boy, ang Randy Santiago na kilala nila ay hindi magbabago. Maraming salamat. Thank you, Tito. Maraming salamat. Naitay Kapuso, the one and the only Randy Santiago. Woo! Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan araw-araw. At stay kind, make your nanay and tatay proud, hashtag say thank you. Do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now. God bless. Salamat! Voice of La Carmela at La Baratay, thank you. Chris Jadler, salamat. Chris Jadler! Yes!